itong dating issue kung saan kayo ay nagpa-reserve ng table, Raffy Tulfo pa yun. Na-resolve pa yun. Yung last na usap namin, ang nagpapatulfo na yung totoong asawa. So meron parang ganap na ganun. Ay, hindi mo pala totoong asawa. Madalas kang umiiyak. Bakit? Marami akong hugot sa buhay. May time na nilalabanan ko yung sarili ko. Feeling ko hindi na tama yung ginagawa ko eh. Ba't mo sinisisisigat? Bakit ginagawa niya sa akin? Anong ginawa ko masama? May mali. May mali sa nangyayari sa buhay ko. Away ka naman na nagkaroon ka ng video scandal. Paano mo hinarap yun? Hinandle? Bago lumabas yung video na yun, meron na talaga sa akin nag-chat. O, 4 days to go, lalabas na yung scandal mo. Lalabas! Dahil yung may countdown. Oo. Gusto lang talaga akong sirain. Kaya nilalabas. Bisita po natin ngayon ang aking anak-anakan, one of the original workshoppers ng OGDS Acting Workshop. At ngayon ay may sarili na siyang brand, gumagawa na rin ng sarili niyang pangalan, ang aking anak. Siyempre, kilala niyo na kung sino si Sexy Love, Sashna Lapad. Hi mga Sexy Love, grabe nakakabahan dito. Nanonood lang ako ng mga vlog mo, mamo. Tapos ngayon dito na ako. Kinakabahan ako sa mga. Akala ko nga tatanggihan mo. Ay, grabe! Matagal natin itong napag-usapan. Oo, diba? Diba? Tapos naplano lang natin. Pero ngayon natuloy na. Bakit Sashna ang pangalan? Tapos ang hirap pa i-spell out. Nanay ko kasi maarte talaga. Nagbubuntis siya sa akin noon. Parang 16 years old siya, 17. So, bagets talaga nun. So, ang dami pang kaartehan sa buhay. So, yung pangalan ko, galing sa banda ng Japan. Japanese name siya. Tapos, meron siyang kaibigan na sobrang talino. Sasna lang yun. S-A-S-N-A. Sabi nila, hindi, pahirapan natin yung mga teacher kasi galit sila sa... hindi naman galit. Nahihinit sila sa mga teacher kasi sabi nila, yung teacher doon, hindi doon nagkakamali. Sabi, sige, dapat pag binigkas nila yung pangalan ng anak ko, dapat tama sila. Dapat hindi sila magkakamali. So, yun yung goal niya. Kaya, nung pumapasok ako sa school, nabigkas ba ng maayos yung pangalan mo? So, hindi. Nga eh, tapos pinapagalitan ako kasi ba't daw ang hirap ng pangalan ko? Kasalanan ko ba? Sabi, di ba, nagkakamali din sila. Yun yung gusto niyang i-prove sa akin na nagkakamali din yung mga teacher. So may hugot siya sa teacher? May hugot siya kasi sabi doon nung dati niyang teacher, hindi kami nagkakamali, bata pa si mama. So yun yung hugot niya para daw pag napopronounce na yung pangalan ko ng mga teacher mali. Hindi niya alam, pati yung mga ibang tao nasa paligid ko, nahihirapan na din. Bakit ka payat? Talagang sinasadya mong payat ka? Hindi. Talagang payat na talaga. Payat ka talaga. Kahit anong gawin ko. Nagpapataba nga ako ngayon eh. Kasi nababody shame ako eh. Sobrang payat ko na daw. Bakit pa daw ako nagda-diet? Hindi ko pa daw nakikita yung sarili ko sa salamin. Feeling ko daw ba sexy yung payat? Ganyan. So hindi nila alam. Payat talaga ako. Kahit anong gawin ko. Kahit anong kain ko. Kahit walang gym. Nagpapapawis lang ako. Pero yung sabihin mong talagang workout, todo workout, wala. Alam niyo yung suob? Suob, nasusuob ako kasi gusto ko lang magpapawis pag mainitan, ganyan. Pero yung sabihin mong para mag-diet ako, talagang payat lang talaga. Yung mami mo nagbuntis, kasi akala nung iba pa. Kasi parang magkalayo yung mukha niyo ng mama mo. Hindi ka ba napagkamalang adapted ka ng mama mo? Oh, si mama, sexy naman kasi mama nun dati. Maganda talaga. Ngayon kasi, focus talaga siya sa akin, kay Julia. Hindi naman sana napapabayaan niya yung sarili niya, pero mas gusto niya yung kami na lang. Sa inyo na yan, kayo na lang yung ganyan. So, akala nila, lagi na lang na parang, akala nila, nagparito kay ako. Akala nila, hindi ko totoo na na ito, ganyan. Ang kawig ko lang dahil yung papa ko. Yung papa ko, stepfather ko yun eh. So, malabo. Pero ang kawig ko talaga, yung tatay ko talaga totoo. Asa na yung tatay? May sarili na siyang family. So, ayun. Malaking communication. Nagkaroon kami ng communication nung malaki na ako. Nung nakita ako siya in person, syempre iyak ako nung nagulat ako, ito pala yung tatay ko. Kasi hindi ko naman naranan. At what age ka nun? Parang 9, 10. And then, anong-ano? Naramdaman ko. Happy. Kasi, ito pala yung pakiramdam na may tinatawag kang papa. Kasi hindi naman ako nagkaroon talaga ng sama ng loob. Kasi hindi naman ako napalaki ng nanay ko na gano'n eh. Na magkaroon ka ng sama ng loob, magtanim ka ng sama ng loob sa tatay mo, hindi ka naalaga ng tatay mo, hindi ka naturing na anak, gano'n. Hindi ako napalaki ng gano'n ng mama ko. Alam ko na siguro nagbata pa sila, hindi pa nila naiisip ko ano yung tama at mali. Kaya siguro naging gano'n yung family namin. Nawalan ng tatay. Kasi nung pinapalaki naman ako ng mama ko, feeling ko naman complete ako eh. Kasi may lolo at lolo ako. Mama ko nandiyan nag-guide para sa akin. So bata pa lang ako, naiintindihan ko
ko na yung mga nasa paligid ko. So maaga na bukas yung isip ko na, ah, okay lang, wala akong papa. At least manuman ako yung nanay ko. Eh, pero you were not longing for the love of dad that time? Hindi naman. Kasi meron akong lolo nun. Siya yung natuturi kong tatay. Akala ko nga siya yung tatay ko dati. Nagkahamali ako. Akala ko tatay ko. So, hindi mo tatay, lolo mo yan. Ganyan. Kasi natatawag ko siyang papa. Ganyan. So, sa mga napapanood ko sa iyong YouTube, madalas kang umiiyak. Iyakin ako. Bakit? Marami akong hugot sa buhay in life. Parang feeling ko ah, sa akin na nga. Kung ano nangyayari sa akin, masaya ako, iiyak ako. Malungkot, syempre, iiyak ka. Yung parang emotion ko, kahit nag-e-explain ako, galit ako, iiyak ako. So yun na yung nagiging emotion ko sa lahat. Iyak. Parang dun ko nalalabas lahat ng mga gusto kong sabihin. Kahit na may time na parang may kausap lang ako, tapos nararamdaman ko yung sinasabi niya, iiyak lang ako. So, yun yung problem sa akin, na ang babaw talaga ng luha ko. Pagsabihan mo lang ako ng maayos, may open up ka lang sa akin, na kahit di naman masama, or hindi naman makasakit sa akin. Hindi ka naman involved. Hindi ako involved. Oo, iyakin talaga ako. So, parang ang babaw niya. Siguro sa mga pinagdaanan ko sa buhay, yung parang gano'n. Oo, kasi na parang mapansin ko parang mas natitense si Jerome pag umiiyak. Oo, totoo yan. Alam niyo parang siya nun eh, na-reverse ko. Nung alam ko kasi nakita ko yung camera niya. So, umiyak ako na parang, totoo nga yung sinasabi niya, ganyan. Tapos nung after na, wala ng camera. Namahal, bakit gano'n? Ba't ka umiiyak? Sabi ko, artista ka, dapat alam mo yun. Dapat yung mga hugot ka, di ba? Sabi ko, kaya yung ginagawa mo. Sabi ko, kaya yun. Tapos may time na parang tinuturuan ko siya kung paano umiiyak. Wala ka bang hugot sa buhay? Ganyan sabi niya. Pag umiiyak daw siya, ang sakit na daw ng ulo niya. So doon, nagugulat siya pag bigla nilang iiyak. Hindi doon siya sanay. Okay. Kasi siya kailangan niya mag-internalize na internalize eh. Huh? Ako, doon ako sa moment. So may mga moment kayo na pag kayo lang at off ka, tapos bigla kang iiyak. Hindi na siya nasa-shock. Tama, sanay na siya. Sanay na. Lagi kasi kami nag-open up sa isa't isa eh. Kunyari, may mali lang, open up agad kami. So, alam niya agad na iiyak ako. Tapos may time na talagang hinold ko talaga yung luha ko. Matry ko lang na feeling ko sarili ko strong ako. Hindi ako umiyak. So, sabi ko, iiyak na lang ako pag matutulog ako. Kasi hindi ko na talaga kaihold. Tapos may time na, ayan na, matutulog na ako. Hinihintay niya talaga kasi alam niyang iiyak ako. Hanggang sa, talaga iyak na ako nang iyak noon. Sabi ko, hindi ko talaga kaya, mahal. Feeling ko kasi, akala ko strong ako ganyan. Hindi ko kaya i-hold talaga. Ko sorry talaga, sorry ako ng sorry sa kanya. Sabi ko, sige, labas mo lang yan. So yung pag-iyak mo, parang kailangan mong umiyak kasi para mailabas mo? Oo, kasi napafrustrate ako. Doon na lumalabas yung anxiety ko, yung panic attack ko. Kaya pag kunyari may gusto kong sabihin, kailangan ko talagang sabihin, hindi ko siya pwedeng dibdibin. Pag dinibdib ko, kawawa ako. Akala nila sa iba na parang manaarte ko lang, ganyan. Hindi mo mapipigilan talaga. Emotion mo na yun, feelings mo na yun. Kaya nga, so yan, kabisado na rin ang nanay mo. Oo, kasi iyakin din nanay ko. So pag umiiyak ka, hindi na siya natataranta. Ngayon kasi hindi ko na napapakita sa kanya na ganun ako. Dati siguro. Kasi nandiyan na si Jerome eh. So sa kanya ko lahat pinapakita. Kasi parang kuwota na tananay ko sa lahat ng mga drama ko sa buhay. Kasi since day one kami na magkasama eh. So kumbaga sa best friend siya yun. Sikreto ko, alam niya. So pag sumobra na talaga yung pag-iyak, ito ba yung nakikita namin? Parang may nebulizer ka na or respirator? Yun na ba yun? Yun na yun. Nag-tanky nga ako sa bahay. Talagang tank siya. Hanggang ngayon may tank. Hanggang ngayon meron pa din. O, pang ano yun? May time kasi na pag umiiyak na ako, hindi na talaga ako nakakahinga. Tapos sumasabay na yung tibok ng puso ko. As in yung hinga ko, hinahabol ko na. Pag ganun na, nangingitim na ako. Tapos sobrang, kundi mangingitim, sobrang pula, sobrang violet. Yung ganun na yung mukha ko. So pag ganun na, kailangan ko na mag-oxygen nun. Ah, talaga? Mm-mm. Kasi dati kasi, pag naranasan ko yun, pag ako lang mag-isa sa kwarto, naranasan ko na yun, iinuman ko ng gamot. Kaso, may time talaga na bagsak ako, talagang lupay-pay ako. Ganon. So, natakot yung mama ko nun. So, inalis sa lahat ng gamot sa kwarto. Kasi may time na hindi ko na alam yung ginagawa ko, nag-hallucinate na ako. Hallucination na talaga na parang may time na nilalabanan ko yung sarili ko. Kasi may ininom akong gamot eh, pampakalma. So hindi ko alam. Dapat ang sabi ng doktor, 1/4 lang iinumin ko. Isang buo yung nainom ko. Sobrang frustrated ko na gusto ko nang makatulog. Gusto ko nang, ayoko nang umiyak. Gusto ko nang kumalma. Nung ininom ko yun, di pa ako nakakaano ng drugs. Pero feeling ko ganun siya. Nung nandun si mama, ilang beses pa na silang pumunta ng kwarto ko. Pero hindi ko nang tandaan. Ang alam ko lang, tulog ako buong magdamag. Bakit kami mga gamot? Kung sa mga nanonood ng vlog ko, alam nila nagkaroon ako ng depression, ng anxiety. Marami akong mga psychiatrist na pinagtanungan. Kasi consult ka sa consult talaga ako eh. Parang
dun ko na parang na-realize na kailangan ko nang magpa-consult kasi parang feeling ko hindi na tama yung ginagawa ko eh. Kasi ilang beses ko nang tinry na tapusin ang buhay ko. Hindi ako makatulog. Sobrang payat ko na. So alam ko something wrong talaga eh. May mali sa nangyayari sa buhay ko. Kung dati nakakaya-kaya ko yung problema, ngayon parang isa na lang lagi yung nagiging solusyon ko. Parang kailangan ko na tapusin. Which is hindi tama yun, di ba? Aware ako pero dinadala ko lagi doon eh. So nangyari yun, ilang beses ako na hospital. So kawawa doon yung mama ko kasi kami lang dalawa doon eh. So, may time na talagang sisisi ko si God. Sobrang sama akong tao, feeling ko. Kasi bakit ginagawa niya sa akin? Anong ginawa ko sa mga ganyan? Ba't mo sinisisi si God? Kasi hindi ko malaman yung nararamdaman ko. May time na nagagalit na ako sa mga tao. Parang onting ano mo lang, pipintig sa tenga ko, aawahin ko na. Parang naging sobrang ano na ako. I mean, masyado na akong naging sensitive ako, naging selfish ako, na feeling ko kailangan ko sarili ko lang unahin ko. Kasi sabi ko, parang masyado na ako mapagbigay. Parang lagi na lang kayo iniisip ko. Parang kailangan this time ako naman. Kasi iba na yung nararamdaman ko. Hindi na tama itong nararamdaman ko. Kasi pag nawala ako, maraming kawawa, maraming umaasa sa akin. So kailangan ko ingatan yung sarili ko, alagaan yung sarili ko. Ayun, parang 3 years ago, doon ko nalaman na meron nga akong depression, anxiety. So sabi ng mga psychiatrist ko na parang, ang laman ko lang sa iba nagkakaganon, hindi sila aware. Buti nga, pumunta nga daw ako, hindi sila aware sa mga reason, ba't sila ganon. So ako, nagtutulungan kami. I mean, kumbaga diary, ina-update ko sila sa nangyayari kasi willing akong gumaling. Willing akong maging okay. Kasi kailangan ko talaga maging okay. So, kung ano yung gamot na kailangan ko, inumin, ko. Pero yung gamot ko, parang 2 months, 3 months lang nag-last yun kasi hindi ako pwede mag-independent sa gamot eh. Kasi ngayon, meron pa rin naman, pero hindi na yung ganun na kalala. Kasi nakokontrol ka na. Dati, pag nangyayari, magwawala talaga ako. Hindi ko na kaya, nagwawala talaga ako. Ngayon, kaya kong kumalma, pero talagang dire-diretso yung tulog na luha ko. Tapos talagang sobrang ng puso ko. Kasi, palpitate. Oo, si Jerome, nung first niyang nakita na ganun ako, sobrang liit ng dahilan lang. Kunyari, ganito. Meron nag-ayos kasi nagpa-renovate kami ng bahay. Ako kasi, maalalahan ako sa mga tao. Gusto ko, yung mga nag-aayos sa bahay, yung mga workers doon, napakain na. Pakainin nyo naman, kasi na-frustrate ako. Pag gawa lang sila, diba? Tapos, hindi pa napakain. Sabi ni Mama, ang tagal kasi ng grab. So, na-frustrate na ako. Frustration na agad yun. Talaga? Pagkatapos noon, doon ka agad ginatakot. Matagal yung grab? Oo, kasi hindi pa sila kumakain. Gawa sila ng gawa. Parang nahihiyaan ako sa kanila. Ganun, parang 2 p.m. Sabi ko, hindi pa rin sila kumakain. Nagugutom na yun. Samantalang ako, kakain ko ng alas 12, pero nagugutom na naman ako ngayon. So nakita ni Jerome yun, kami yung dalawa sasakyan, kasi gusto ko na umalis para bumili na lang sa labas ng pagkain. Ako nakikilos. Nakita ni Jerome yung hindi siya ano, I mean, edi na, mahal na nangyari sa'yo, ano nangyari sa'yo. Ayoko mo nang pakitaas sa kanya kasi nahihiya ako kung ano yung, kasi bago pa lang kami eh. So hindi ko alam kung ano yung paano niya ma-handle yun, ano baka ma-turn off to pag nailabas ko sa kanya to, ganyan. Tapos nung ano na, di natake, hindi ko na kaya eh, di mo na, kasi nanginginig na yung kamay ko nun, tapos nakahawak na ako sa pinakahan, ninawak ako talaga, pero nanginginig na talaga ako nun, tapos umiiyak na ako. Tapos, sabi niya, nangyayari sa'yo, ganyan. Sabi ko, yung ano ko, yung oxygen ko nun. Tapos, iyak na ako ng iyak. Tapos, nagsisigaw siya, tita. Lumabas siya ng kotse. Kasi nasa ano pa lang naman, sa labas pa lang kami ng bahay nun eh. So, pinunta niya si mama. Si, ano po si Sasha, ano po nangyayari? Tapos, nanginginig din siya nung nakikita ko siya. Nadadrive siya. Yung ano po, saan po tayo bibili? Kasi, abusan ako ng oxygen can eh. Saan po tayo bibili? Nanginginig na siya, hindi na alam gagawin niya. Tapos paiyak na rin siya, sabi ko na alam gagawin ko paano pag may nangyaring masama sa'yo, ganyan. So doon ko na-realize, sabi, tanggap niya ako nung nangyari sa akin. Na-handle niya ako hanggang ngayon. Pag ina-atake ako, ganyan. Na-handle niya ako, sabi ko, grabe. Sarili ko nga, hirap na hirap kayo handle, diba? At may ibang tao, nakahawaan mo, diba? At walang ano yan, walang pinipiling moment. Wala. Meron pang time. Nagpapanilis lang ako. Hindi ko nagustuhan yung nails ko. Hindi ko masabi. Napu-frustrate ako kasi ang pangit talaga. Tapos yung ano, hindi ko talaga kaya. Nanginginig na ako, nangiiyak na ako nun. Sabi, ate, si mama na nagsalita. Ate, tama na muna. Teka lang, nakakausap. Kinlose nila lahat ng mga ano doon, ng mga curtains. Nag-ano ako, nag-iiyak ako. Ganun ko nang ganun talaga. Tapos sa ni Max, sabi na, bakit ano nangyari sa'yo? Yung nails ko, mga pangit. Hindi ko masabi. Nahihiya ako sabihin sa kanya. Pangit yung gawa niya. Pangit yung gawa niya. Oh. Ganun. So, nauunahan ako ng frustration, ng hiya sa tao. Parang,
ewan ko na lagi ko kasi yung sarili ko sa iba eh. Paano pag sinabi ko dun, eto, mahiya sa akin, yung ganun na. Nag-overthink na ako masyado. Kaya sinabi ko, diba, sabi ko, may time talaga na pumitik ako na gusto ko sarili ko naman. Bakit na lagi iniisip ko yung sa ibang tao? Pero naging over kasi naging selfish naman ako. Na kahit na ano na lang, masabi ko lang para ma-release ko lang yung nararamdaman ko. Kasi kailangan ko isipin talaga yung sarili ko. When you say isipin ng sarili mo, ito yung mga time na kailangan ko nang sabihin kung pangit ang gawa niya. Sasabihin ko sa kanya, pangit ang gawa mo. May ganun na. Parang hindi ka magpanik, hindi ka mag... Kasi naawa rin ako sa nanay ko kasi siya lagi nandyan para sa akin, tatakbo pa. So, kailangan lagi mo kasama mami mo. Kailangan lagi ako may kasama. Hindi pwedeng ako lang. Para mas maipaintindi niya sa iba. Siya na yung parang nagiging middle naman na parang, ate, ano kasi hindi na maganda yung pagkaano mo yung ganyan. So, yung mga ganun na siya. So, nakayanan mo na ngayon? Ngayon, nakakayanan. Hindi ko sabi na fully kaya ko na, nakakaya ko. So, pag may mali? May mali. Sinasabi ko na agad. Kasi naiipon siya eh. Di ba pag may bigat? So, ibig sabihin, pag tama yung ginagawa niya, kinukomment mo siya or in-appreciate mo? Oo, talaga. Kung ano mga pwede ko ibigay, tip na ano, ganyan talagang tip kong tip. Ganun talaga. Pero pag hindi ko talaga magustuhan, bibigyan ko pa rin naman, pero masama yung loob ko kasi hindi ko nagustuhan. Ganun. Oh, so, itong dating issue, kung saan kayo ay nagpa-reserve ng table, tapos umupo sila doon sa pina-reserve ninyo, tapos doon kayo nagtalo. Pero hindi naman namin kayo pinaalin. Ano po sabi niya, papayaran niyo ito yung kinain namin kasi pulis siya. Saan pong ano po station ito? Ay, sinabi niya. Sinabi niya po. Sinabi niya yun. Ang pera. Sinabi niya, naririnig ako. Sabi niya, papayaran niya kasi pulis siya. Ay, hindi ko kami nagpapaalis. Ito po yan. So, Raffy Tulfo pa yun. Oo, na-resolve pa yun. Kasi yung last na usap na namin kasi nakita naman nila yung mga episode sa Raffy Tulfo. Yung last na usap namin, ang nagpapatulfo na yung totoong asawa. Bakit? Kasi yung kasama niya pala doon, hindi niya totoong asawa. So, anong nangyari? Siyempre, hindi na ako pwede ma-involve doon kasi hindi naman nila ako asawa din naman eh. So, iba naman kasi yung focus ko doon dahil nga sa nangyari sa resto. So, meron parang ganap na ganun na parang... Ay, hindi mo pala totoong asawa. So, parang kasalanan ko pa na nangyari sa pamilya nila yun. Parang kasalanan ko ba to? Kasi nalaman yung totoo na, ayun nga, nagreklamo na yung totoong asawa. Kasi kinunta kami. Ah, talaga? Oo, na parang totoo nga. Dati, parang akala nila, haka lang, fake news, ganyan. Eh, nakita nila sa video, buntis pa. O, paano yun? Diba? So, ang sakit sa part niya nun. So, sabi ko, sige po, kayo nalang magreklamo. So, hindi mo ba na-realize na somehow nakatulong ka dun sa tunay na asawa. Nagte-thank you siya sa akin. Parang dahil talaga sa'yo, na-open talaga yung utak ko, yung isip ko, yung mata ko, na niloloko talaga ako ng asawa. Kasi kundi pa dahil sa video mo na yun, baka hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako sa kanya. Hala. Oo. So, thankful naman siya sa akin. So, hindi pa kayo nagkaroon ng pagharap nung lalaki? Ayaw niya humarap eh. Kahit sa nagreklamo na sa kanya asawa niya, pati yung babae. So, galit siya sa'yo? Hindi ko alam, baka. Siyempre naman, pamilya na yun eh. Pero at some point, siyempre, nakakatakot, di ba? Kasi pag may galit sa'yo yung tao, lahat magagawa. Huwag na lang talaga mangyari yung iniisip ko, overthinker ako. So, pero sana, huwag na lang mangyari kung ano man yung iniisip ko. Kabuti, doon hindi ka pinapos ng hininga. Doon? Sa eksenang yun. Kalma lang naman ako noon. Yung nasa likuran ko lang talaga yung maingay mo. Akala nila ako yung nagsasalita. Ah. Oo. Kasi nung mama ko, yung talaga nakikipag-ano nun, ako lang yung nag-video. So, ayun na. Kasi nakita, aware ako sa mga nangyari sa paligid ko. Tsaka, hindi naman ako sobrang na-frustrate nun. Kasi nalalabas ko naman yung sinasabi ko eh. Tsaka alam ko yung nangyayari sa paligid ko eh. Ayun, okay naman. Sabi ng mga tao, nagpapasalamat sila doon sa mismong resto na yun. Kasi na-videohan nga daw. Kailangan, kung ano man mangyari, at least, naka-video. Okay, so, aware ka naman na nagkaroon ka ng video scandal. Paano mo hinarap yun, hinandel? Ito hindi alam ng mga tao to. Bago, never ako nagsalita in public na ako ba talaga yun? Or ano nangyari nun? Even sa sarili mong vlog? Wala. Dito lang talaga. As in, hindi ko siya hinarap. Feeling ko kasi parang okay na ako, nag-move on na ako. So okay ng pag-usapan. Okay. Tsaka, para malaman na rin nila kung ano nangyari sa akin nun. Uh-oh. Kasi talagang lahat ng memes, nakita ko, lahat ng mga pambabash na video, nakita ko talaga eh. So, ako nun, that time, nasa Singapore ako, kasama ko mama ko, nagbabakasyon ka, lumabas yung video na yun. Pero, bago lumabas yung video na yun,
meron na talaga sa akin nag-chat, tsaka nag-IG story, tinataga ko. O, 4 days nila. 1 week yun ha. Sa'yo lang sinesend ng IG story. 1 week yun ha. O, 4 days to go, lalabas na yung scandal mo. Kamusta kayo yung mga brands na pinopromote mo? Tinatag niyo yung isa-isa, ganyan. Hanggang sana, buti nila yung mga brands na pinopromote ko. Support sila sa akin. Alam nila lalabas na. Sabi ko, lalabas na po yung ano, sabi ko, pasensya ka, sorry po. Kung so, nilabas? Nilabas na. After a week. Dahil yung may countdown. Oo, kasi Twitter, tsaka sa IG niya, nilabas. So, ang ano nun, nabiwirduhan ako, bakit, diba, minsan kailangan nila mahingi ng pera, para lang huwag na ilabas. Pero ito naman, gusto lang talaga akong sirain, kaya niya nilabas. Ayun, so after nun, grabe, sobrang daming bashing talaga yun. Talagang kada scroll ko, newsfeed ko, ako yung nandoon. So makikita mo kung sino yung totoong mga kaibigan sa mga panahon na yun. Kasi kahit mismong ikaw, pag naririnig na yung pangalan mo, hindi pwedeng makiride. So yun, nakiride sila nun. Daming ganun. So after nun, nagbukagad ako ng ticket pa uwi. Tapos kahit sa airport, dunin ko na yung pangalan ko. Eh, ito yung scandal niya. Doon ko na ano yung harap-harapan na pangbabash, harap-harapan na yun. Hindi na yun through social media. So, doon, talagang umiyak ako ng isang araw lang. Iiyak ko talaga, kailangan ko i-release na iiyak ako, okay. Hindi ko kaya. Hindi ka pwedeng mag-strong-strong na, okay lang yan, nakita lang naman nila yung katawan ko. Hindi, pwede yung ganun. May time talaga na may iiyak ka eh. Kasi hindi isang tao, libong tao yun. Libong shares. Diba? So, sino pa nakakita ang buong pamilya ko, kamag-anak ko? Mali ko naman talaga. Siguro yung pagkakamali ko, nagtiwala ako na ginawa ko yun sa isang tao, nakala ko siya. Siya na yun. Kasi, kala mo siya na yung ending. Siya na, kaya bibigay ko na lahat. Siya na. Kasi matagal kami ng taong yun. So, may duda ka na kung sino nag Hindi ko alam. Wala. Wala akong nasa utak. Pero, isa lang naman pinagsendan ko nun. Mm-hmm. I mean, pinagsendan ko nun. Siyempre, yung ex ko, nasa kanya ko lang talaga ginawa. Mm-hmm. Ayun. Tapos, after yun, move on. Yeah. So, did you confront your ex? Ako. Sinabi ko sa kanya, 1 week, nilalabas na yung kina-countdown na ako. Ang sakit na. Pero sa kanya ba si Nen? Oo. Alam mo. Oo. So, sinabi niya, hindi daw siya. Hindi daw siya yung gumawa nun. I mean, baka ako pa nga daw. Hindi nagagalit na ako noon. Sabi ko, eto, sa'yo ko nang sinento. Eto lang. Sa'yo lang yun. Wala akong pag-ibang paggagawa noon, kundi ikaw. Alam mo kung ano sinabi niya. Ayaw mo noon, sisikat ka. Oh my God. So, parang, so, kailangan ko na lang palang harapin to na ako mag-isa. So, iniyak mo yun the whole day? Opo, isang araw lang yun. So, naka-move on ka na. Yung bang ex mo, naka-move on na rin? Siya? Feeling ko naman. Kasi may iba na siya eh. May someone rin naman siya eh. Feeling ko naman. Nakiusap ka ba sa kanya na huwag mo nang ilabas yung iba? Kung meron man. Hindi ko na in-open up. Pero kay Jerome, sinabi ko, kung may lalabas man, para pag may lumabas, sabi niya, syempre masasaktan siya. Ganun lang. Pero hindi na yan ang hugot mo ngayon. Ano naman ang maipapayo mo doon sa mga bata, lalo sa mga dalaga? Pagdating sa pag-ibig. Kasi nangyari sa yung ano, all mine to give ka. Gusto to ng lalaki, nagawin ko to on cam. Actually ma, ang dami talagang ganito ngayon eh. I mean, hindi lang ako yung naka-encounter nito. Marami talaga social media na kumakalat ng ganyan. Kasi nagtiwala sila sa tao na yun. Nagmahal ka lang, kaya ginawa mo yung gusto niya. Kaya pa nagpapasend sila ng moods o ng mga picture na dapat revealing, ganyan. Sana wag na lang natin gawin. Isipin natin kung ano yung magiging consequence kapag sinad natin to. Siguro ng time na yun, masaya kayo. What? Paano pag hindi talaga kayo para sa isa't isa? Paano yung mga video or mga pictures na nasend mo, hindi mo na maisasalba yun? Nandun na yun habang buhay. Regrets lang yung maiisip mo. So habang maaga pa, habang meron ka pang pagkakataon na wag na lang isend, wag na lang talaga. Kasi aniniwala ako, kung sobrang mahal ka na isang tao, hindi niya papagawa yun sa'yo. Respetuhin ka niya. So sana sa mga kabataan ngayon na in love, sobrang in love, sana maging, I mean, mag-save kayo para sa sarili mo. Hindi masamang magmahal, pag sobra na, yun ang masama. Kailangan mo respetuhin ka ng partner mo, kailangan mo respetuhin yung sarili mo. Which is yun yung hindi ko nagawa dahil sa sarili ko. Kaya sana, yun yung may magawa nila. Kung hindi ko man nagawa sa sarili ko, gawin nila para sa akin. Would you consider yung isa sa mga naging dahilan ng yung mental state ay yung dating nangyari sa'yo nung bata ka pa? Oo po. Mm-hmm. Siyempre, dala mo na yun pagkatao sa pagkatao mo. Hindi mo na maaalis yun. May closure na ba yun? Wala. Wala talaga. Fresh akin lahat ng mga nangyari. So hanggang ngayon, siyempre, dala ko yun. Hindi na maaalis yun. Nasa katawan ko na yun, sa pagkatao ko na yun.
Kaya natatakot ako mag-anak ngayon. Alam ng mga kapamilya ko, natatakot ako mag-anak kasi ayokong maranasan nila yung naranasan ko. Kasi sobrang hirap. Kaya pala ganun si Sasha. Hindi ko sabihin nagrebelde ako. May time na nagalit talaga ako sa nanay ko. Di mo alam nangyari. Doon mo masusubukan yung pagkatao mo talaga kung sinong tao kayo.